Hello guys, good afternoon. Tara, samahan nyo, gawa tayo ng daing. Ayan, una, gagawin natin, i-bonus muna natin. Maganda kapag ka meron kayong gamit na forceps, kasi mas matanggal talaga yung tinik. Ayan, aalis na natin yung mga tinik para pagka kinain natin, eh, hindi na sarabal yung tinik. At saka mas masarap siya kapag ka naka-boneless. Tapos guys, kapag ka hindi sure na nakuha lahat sa forceps yung tinik, pwede niyo siyang i-manual. Diba? Mas maganda siya kapag may force talagang gamit kasi talagang natatanggal yung tinik niya. Ayan. Ayan, guys, tara, mamarinate din natin. Ang ginawa ko pala, hiniwa ko pala ito kasi maliit lang yung container namin. So, ayan, lalagay na natin yung bangus. Tapos, lalagay na natin yung suka. Ayan. Tapos, isusunod natin yung garlic confit. Ako kasi mas prepared ko yung gamit ko na garlic confit kasi mas malasyos ha. Pero pwede naman yung fresh. Actually, fresh talaga yung ginagamit. Pero kasi sa akin, para kapag pinray ko siya. Yung garlic kasi nanunot dun sa laman niya. Saan nadudurog siya. Yan, tapos lagay na natin yung luya. Tapos yung peppercorn. Tapos yung pamintang durog. Tapos, asin, at gamit ko pala dyan yung sa Himalayan salt kasi mas maganda siya, hindi siya gano'ng ka-alat. Then, ayan, bay leaf, lagay na natin. Tapos, continue lang natin yan, guys. Layer lang siya. Di-layer lang. Tapos, ganun ulit. Suka ulit. Ayan. Kasi ang purpose niyan para mamarinate siya lahat. Ayan. Tapos, garlic ulit. Peppercorn. Tapos, pamintang durog. Tapos, luya. Tapos, asin ulit. Bay leaf. Tapos, ayan. Layer na natin yung last. Tapos, suka ulit. Ayan, guys. Paulit-ulit lang siya. Tapos, purpose kasi niyan para manunot talaga yung lasan niya. Para mas masarap, mas maraming ingredients. So ayan, naulitin lang na natin yung ingredients. Ayan. Ayan guys, sana nakatulong ako sa inyo. And please subscribe to my YouTube channel. And abangan nyo ulit yung iba pang video na ipatakita ko. Maraming salamat. Have a good day.